Plus 97.1, number 1 sa Tugtog Katawanan. Ang mga kapuso po nating nakatutok po ngayon sa barangay. Baka barangay nyo na, yung mga taga-barangay 520 Sampaloc, Manila. Good morning! Kasama nyo pa rin si Papa Dudut. From 9:10 hanggang 11 ang umaga, mga kabarangay. Alam nyo kagabi, ano, bago ko matulog, nag-i-imagine ako. Biglang may pumasok sa kokote ko, sabi ko, kung magne-negosyo ako at magkakaroon ako ng malaking puhunan, ano kaya ipapangalan ko sa naisip kong negosyong kainan? At ang unang pumasok po sa isip ko ay ang pangalang LBM. Lutong bahay mo, grabe. Sa lutong bahay mo, mapapa-LBM ka sa sarap. May kumain kaya dun sa restaurant na yan? Lahat naman tayo nangangarap na magkaroon ng negosyo, mga kapuso, ano? Eh, basta huwag nyo nang gagayahin yung concept ko, ha? Ang pangalan na magiging restaurant ko, LBM. Lutong bahay mo. Again, nabanggit ko yung pag-inegosyo at pangarap natin na magkaroon ng stable na trabaho, mga kabarangay, sapagkat isa po sa ating kabarangay sender dito sa Radyo Nabela, ito na, eh, nangangarap na magkaroon ng maayos na buhay. Eh, kasi naman, para daw hindi na raw siya magpunta sa London para magtrabaho. Kasi meron siyang karelasyon na ang pangalan ko ay Rodel, na maiiwanan niya sakasakaling matuloy yung kanyang paglo-London. Diba? Eh, okay naman yung kanilang relasyon, pero kailangan nilang maghiwalay kung sana meron siyang stable na hanap buhay dito, tulad ng negosyong naisip ko na LBM nga po ang title, no? Makapag-London kaya si Jonah, mga kabarangay, kahit na merong isang kaganapan na mangyayari kay Rodel, bagay na pwedeng magpahinto ng kanyang kagustuhan na makapag-London? Yan ang ating alamin, mga kabarangay, sa unang bahagi ng kanilang kwento sa Radyo Nobela. Ang sarap dito sa kubo, ano? Oo nga eh. Preskong-presko ang hangin. Ang sarap pakinggan ng mga kumakantang ibon. As if naman naiintindihan mo sila. Oo naman. Ayan o. Pakinggan mo kasing mabuti. O, ayan o. O, o. Sana'y wala ng wakas. O, tinan mo? We, translate mo nga sa akin. Imbento ka naman, baby. Pati ako, niloloko mo. Eh, paano pala yan? Kung ipapaasawa ka na ng daddy mo kay Joseph sa Canada. Rodel, sa'yo lang ako. Di naman nila ako maipupush dun kung ayaw ko. Sana'y wala ng wakas. Yan ang laging nasa isip ko. Kapag kasama ko si Jonah, nagiging makulay ang mundo ko. Pagkapiling ko siya, parang napakasingla ko. Ilang araw na lang, babe, iiwan na kita. Ay, kung bakit ba kasi kailangan mo pang gawin to? Rodel, sa ngayon, hindi pa natin pag-aari ang mundong meron tayo. Nasasakupan pa tayo ng mga magulang natin. Eh, marami ka namang mapagtatrabahuan dito sa atin, di ba? Ba't kailangan pang mga ibang bansa? Tanong ko rin yan dati sa sarili ko. Hanggang sa naisip kong magiging mas madali na ang lahat pagkatapos nito. Kunting tiis lang naman to, baby. Magiging madali nga, magsasuffer naman ako at first. Pero dahil sa nagmamahal ka, walang magagawa kundi maghintay. Pagsubok nga lang naman to, ako si Rodel, maghihintay ako. O paano, babe? Paalis na yung bus. O siya, sige babe, hindi na ako sasama sa airport. Baka dun pa ako humagulhol. Baka maglumpasay pa ako. Ano ka ba naman? Lakasan mo nga yung loob mo. Babalik ako. Oo, malakas ang loob ko. Huwag kang magalala. Pero alam mo namang, di ba? Oo, alam ko lahat, Rodel. Oh, hello, babe. Ay, sorry. Oh, hello? Ay, babe.
Sorry, nagdadrive ako, hindi ko narinig agad. Kanina ka pa ba tumatawag? Hindi naman, kakadial ko lang. 10 minutes na lang aalis na yung airplane. Mag-iingat ka, okay? I love you, Rodel. Hello? Hello, I love you too, Jonah. Tawag ka na lang mamaya. Babe? Ha? Babe? Hello? Hindi ko maintindihan. Hello? Rodel? Hello, Rodel? Hindi ko maintindihan. Ang drama ng barangay Radyo Nobela. Ayun na nga mga kabarangay, nako eh, ano ho ba ang mangyayari sa ating bida na si Rodel matapos ang aksidenteng ito? Makalakad pa kaya siya? Makaligtas kaya siya sa aksidenteng ito mga kapuso? Iyan ang mga maiigting na mga kaganapan sa kwentong ito mga kapuso na maaari po kayong magbigay ng inyong mensahe sa ating Facebook account. Hanapin po ang at papadudot LSFM, ganoon din po ang at barangay LS971. Sa mga kamalasang naganap mga kabarangay, meron pa kayang kasalang mangyari? Matuloy kaya sa pag-a-abroad si Jonah? Kasi 10 minutes before the flight nangyari yung aksidente, narinig pa niya sa telepono yon. Kaya ito ay pwedeng maging dahilan ng hindi niya pag-alis at pagtuloy sa London. Narito na po mga kapuso, ano? Ang mga reaksyon na manggagaling sa inyo, importante, mabasa po natin yan. Kasama ang ating mga social media officers. Alam naman tayo dito, may budget. Pakinggan natin ang lahat ng yan, kasama si Papa Dudut. Dito lamang yan sa inyong paboritong tinututukan, ang inyong barangay LS 97.1 Tugstugan. Hintayin niyo ako, ano? Barangay LS 97.1 kasama sa tugtugan na tawanan ng mga kapuso po natin sa Barangay Damayan sa Quezon City. May nakabara eh. Okay, maganda umaga po rin po sa inyo lahat kahit na maulan ngayon. Lumabas ako ng saglit sa studio para may gawin sa kotse. Sobrang lakas na po ng ulan ngayon sa Quezon City. Kaya sa mga lalabas ng bahay, alam nyo na, dala kayo ng payong. O kaya naman kung wala kayong importanteng pupuntahan, stay put lang kayo dyan. Alam nyo naman kapag umuulan, traffic eh. Magkakadugsong po yan mga kapuso, ano? Kapag umuulan, naalala mo yung mga panahon na nalulungkot ka. Naalala mo yung mga lumipas na ang hirap-hirap balikan. Pero pumapasok sa kukote mo ang sakit. O diba? Aminin nyo, ganyan kapag umuulan. Senti-sentihan kapag umuulan mga kabarangay, lalo kung naaalala yung mga bayarin ko. Nagpapalungkot sa akin yun pala yun. Ano? Anyways mga kabarangay, kung kayo po yung nalulungkot, syempre gawa tayo ng paraan para maging maligaya. Anong mangyayari kapag nag-scratch, scratch, scratch at may tatlong nag-match, match, match? Panalo ka sa Phoenix Scratch a Prize promo mga kabarangay. Ang gagawin mo lamang, magpakarga sa Phoenix. Minimum 300 pesos single or accumulated fuel purchase lang, makakakuha ka na ng scratch card. I-scratch at baka manalo ka ng Lenovo Yoga 510 laptop, Samsung Galaxy J5 Prime smartphone, JBL Clip 2 speaker, GoPro Hero 5 session camera, or Phoenix power bank. Pwede ka rin manalo ng Phoenix Fuels or Lubricants tulad ng Phoenix Accelerate Multi-Feed, Phoenix Velo Max at Phoenix Cyclo Max Titan 40. Ayun yun, shoot sa mga. Until September 25 po yan in selected Phoenix stations. Go, 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 go and gas up na sa Phoenix, Phoenix, Phoenix. Per DTI FTEV permit number 8953 series of 2017 mga kapuso. Biruin nyo ha. Magpapakarga ka ng gasolina, tapos may chance ka pang manalo. Pinapalakpakan po yan. Sa ating Phoenix family, maraming salamat sa mga GCs na ipapadala nyo kay Papa Dudut. Alam ko na mangyayari yan. Phoenix, Phoenix, Phoenix! Sa ating Radyo Nobela kanina, no? Isang malungkot na trahedya po ang nangyari. Pupunta na ng London, 10 minutes na lang lilipad na yung eroplano. Kausap niya ang kanyang boyfriend na pangalan ni boyfriend ay si Rodel, ano? At doon nga po naganap ang isang trahedya, aksidente. Narinig po natin sa mga sound effects natin yung shhh, ganyan. Parang hindi naman yata sumabog, ano? Parang
Na-exagyata yung pagkakasound effects ko. Yung tsuk, ganyan. Parang may nabasag lang, ano? Ganyan. Ay, iba yung tunog, ha? Parang mabaho yung tunog na yun, ha? Anyways, kidding aside, ano kaya nangyari? Matuloy kaya ang paglolondo ni Jonah matapos ang aksidente ni Rodel? Narito na po, mga kapuso, ang ikalawang bahagi ng radio novela. O eto, tag-isa tayo. O ano naman to? Kunwari wedding ring natin yan. Ano ba yan ang chip? Sing-sing ng inkanto eh. Saka na tayo bumili ng gold pagbalik mo, ang arte mo naman. Jonah, will you marry me? Sure. I do, Rodel. I do. Jonah? Jonah? Rodel? Jonah? Rodel? Jonah? Jonah! Rodel, uminahon ka! Salamat sa Diyos, anak. Gising ka na, Rodel. Dinig ng Diyos ang panalangin ko. Wala na akong maalala sa mga pangyayari. Basta ang alam ko, nagmamaneho ako ng oras na yon nang biglang may humarang na truck sa linya ko. Halos kalahating taon na rin pala akong tulog. At walang malay, himala na lang palang paggising ko. Anak, akala ko hindi ka nagigising. Nay, anong nangyari, Nay? Nadisgrasya ka dun sa kahabaan ng San Simon Rodel nung hinatid mo si Jonah sa terminal. Eh, hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Oo, Rodel. Dahil wala ka ng mga paa, kinakailangan putulin, sabi ng mga doktor. Sobra na akong pinanghihinaan ng loob. Sana pala hindi na lang ako nagising. Wala na rin namang silbi ang mabuhay. Lalo't inutil na ako ngayon. O Rodel anak, kumain ka muna para may lakas ka. Sana payagan na tayo ng doktor na lumabas ngayon. Wala akong gana na eh. Rodel, kailangan mong kumain. Paano ka mabubuhay niyan? Yun na nga eh, bakit kasi nabuhay pa ako? Hay, siya nga pala, si Jonah. Gusto ko raw niya makausap. Nabalitaan niyang nagising ka na. Kinukumusta ka? Sining Jonah? Pakisabi, hindi ko siya kilala. Huwag na kamo siyang mag-abala pa. Rodel, ano bang pinagsasabi mo? Umayos ka naman, anak. Nagbibingi-bingihan na lang ako at nagtutulog-tulugan sa tuwing maririnig ko ang pangalang Jonah. Nagkukunwaring hindi ko na siya kilala. Sana akong mukhang yaharap sa kanya. Alam niyo mga kabarangay, I understand kung saan na nanggagaling yung hinanakit naman ng kabarangay natin na si Rodel. Siyempre, nagkasakit na nga ako, na-aksidente na nga ako, pero iniwan pa rin ako ni Jonah at nag-abroad siya, nagpunta ng London. Well, hindi pa po natin nalalatag kung ano ang dahilan ni Jonah ng kanyang pag-abroad, kung bakit pa rin niya tinuloy. Pero ang isa sa mga iniisip ko, siyempre, nakoma ka, anong ipanggagastos mo? Diba? Though hindi naman binanggit sa kwento, talaga nang gumagawa lang ako ng issue, ano? mahirap po talaga na malagay sa kalagayan ng ating kabarangay na si Rodel. Kasi kapag ikaw po ay in pain, tulad yan, naputulan siya ng paa, meron siyang mga nararamdaman na sakit sa katawan, dyan pumapasok yung depression. Lalo kang nade-depress. If you're in pain, you're depressed. Malamang marami sa inyo mga nakaka-relate dyan, di ba? Kapag meron kayong sakit, di ba pag nilalagnat kayo, kapag meron kayong hindi magawang bagay, meron kayong pinapasuyo, hindi na ibigay sa inyo ng tama, nagkagalit kayo, di ba? Kasi ano ba naman yan? May sakit na nga ako, wala na nga akong doses, hindi nyo pa magawa yung simpleng pakisuyo ko. Lalo na sa kanya, di ba? Nawalan siya ng mga paa. At yung babaeng inaasahan niya na pagmulat ng kanyang mga mata ay nandyan, eh wala na nga. Na pinili pang magpunta sa London. Ano kaya ang mangyayari sa ikatlo at huling bahagi ng ating radio novela? Pwede po kayo mag-post sa mga comments ninyo sa ating Facebook account at Papadudot LSFM at Barangay LS971. Hanapin niyo po yung may 200,000 likes. Yun po yung Papadudot official fanpage para maging bahagi ng ating problema na pag-uusapan sa radio novela. Ang awiting ito ni Casey Tandingan, Two Less Lonely People. Dito lamang yan sa inyong radio novela sa Barangay LS 97.1. Tugt!
Tugstug ka na. Barangay LS 97.1 number 1 sa tugstugan at tawanan ng mga kapuso po natin sa Barangay Milagrosa sa Quezon City. Magandang umaga, maulan na morning po sa inyong lahat. Nagbabalik po, my name is Papa Dudut. Ito po ang programang Radio Novela. Binabati natin lahat ng mga kapuso po natin sa University of Rizal System, Binangonan, Rizal, na nandito ngayon at pinagmamasdan ang kagwapuhan ko. Agree ba kayo? Kasi pag hindi kayo agree, hindi kayo makakalabas dito. Anyways, mga kabarangay, sa programang Radio Novela kanina po, eh, medyo, ano nyo, hindi maganda yung ending ng part 2, ano, dahil nalaman natin na si Rodel, matapos ang car accident, ay na-comatose. Pero hindi po comatose ang tawag. Ang tawag po dyan ay nakama. Dahil matagal po siyang nahiga sa kama, kaya ang tawag po sa Tagalog ng nakoma ay nakama. Tama ba ako? Tama naman ako, diba? Ang Tagalog po ng nakoma ay nakama. Matagal, ano? Ilang buwan siyang nakama? Mga 5 months, ano? So anyways, pagmulat ng kanyang mga mata, ang ina-expect niya, makikita niya ang kanyang girlfriend na si Jonah na hindi na pumunta ng London. Pero tumuloy pa rin po sa pag-abroad ng kanyang kasintahan na si Jonah, bagay na kanyang kinalungkot. Sabi nga dito, sa inabahaba ng tulog ko, ikaw pa rin ang dahilan ng pag-gising ko, Papa Dudut. Pero, wala ka dun eh. Nasa ibang bansa ka. Pero alam nyo mga kabarangay, marami tayong kakilala ganyan. Nagtatampo sila. Pero isang text lang sa kanila, napapasmile na. Sana ganong kadali i-cure ang nararamdaman ni Rodel, mga kabarangay. Pero mukhang hindi yata, mga kapuso, ano? Dahil talagang tampong-tampo siya. Alam mo yun, pagising niya wala siyang paa. Hindi na niya makanta yung, ano yun, paa, ulo, balik. At di ba mga ganon, hindi na niya makanta. Kasi wala na po siyang paa. Anyways. Si RJ Estal Pacheco ng Valdez Street, Sampaloc, Manila. Birthday niya ang pagbati galing sa presidente ng tropang Extra Rice, si Sir Mon Samson ng Manila Bulletin. Maraming maraming salamat for tuning in, Sir Mon. At sa lahat ng mga kasamahan natin dyan. Si Boss Joel Dangana ng Jets Island Resort sa Kalumpit, Bulacan. Alam nyo, parang gusto kong mag-enjoy ng swimming dyan sa Saturday. Hello po sa mga taga Jets Island Resort, si Sir Joel Danganan. Ako, isang invite mo lang, pupunta ako dyan eh. Parang gusto ko mag-swimming ngayong Sabado. Anyway, si Cecil Ricote, sabi niya, isang maulan na umaga sa iyo. Rodel, huwag mag-self-pity, ano, sa iyong sarili. Salamat na lang at buhay ka. Sana rin eh, huwag ka na magtampo kay Jonah kung itinuloy niya ang pagpunta ng London. Para din yun sa inyo at sa pangarap niya. Hay nga pala sa K&M Group sa Barangay 435 sa Sampaloc, Manila. Maraming salamat, Papa Dudut. Si Marjorie Nika Navarrete. Pakibati naman po ang lola ko na si Anita De Luna Solano ng GMA Cavite. Araw-araw po kami nakikinig. At sa mga kaibigan na niya na sina Marjorie Nika, ayan, at si Marjorie, ayan. Si JR De Los Santos, nakikinig sa atin. Si Jennifer Mangahas, happy morning, Papa Dudut, and himala talaga ng Diyos yung isang taon at kalahati. Ah, oo, 1 year pala at kalahati, eh, nagising pa siya. Pero hindi po katapusan ang lahat ng ito, sabi niya. Malapit na magkatapos, katapusan na nga eh. Ano ba kayo, 31 kaya ngayon? Bukas September 1 na. Kaya talaga, huwag niyo maliin, tama eh. Pero hindi pa katapusan, katapusan niya. Marami pang magagawa si Rodel, may kamay pa siya. Oo nga, nawalan lang siya ng paa. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya makakapag, alam mo yun, makakagalaw. Kasi may kamay siya. Buti nga hindi na nadaplisan yung ano mo. Ano ba kayo, yung kamay? Ay talaga ha. Si Alvina Danyo Pipito, magandang umaga. Baka may dahilan kaya nag-abroad si Ate Jonah para matulungan ka siguro. Correct. Diba? Ang tanong dyan, may insurance ka ba? Baka mamaya nangyari yung comatose sa'yo, wala ka palang insurance. Malaki-laking gastos yan. Buti na lang mga kapuso, andyan si Jonah, pwedeng tinulungan ka. Kasi hindi ako naniniwala na 1 year at mahigit walang tumulong sa'yo. Malamang si Jonah ang tumulong sa'yo. Diba?
At pagdating sa insurance, ang pinakamagandang insurance ay wala eh. Wala pang endorsement eh. Sana magkaroon. Anyways, mga kapuso, ano kaya mangyayari sa ikatlong bahagi ng ating radyo nobela? Si Doc Rich Ignacio nakikinig sa atin. Apektadong apektado sa ating kwento sa radyo nobela, no? Ayan, good morning sa kanya. Tama ka, Papa Dudut. Alam mo naman ang papa mo eh, laging tama, no? Kahit mali. Narito na po, mga kapuso, ang ikatlo at huling bahagi ng ating radyo nobela. Hello, Rodel? Narinig mo ba ako? Usapin mo naman ako, please. Jonah, hindi mo na ako kailangan. Umanap ka na ng iba. Hanapin mo si Joseph. Rodel, ano bang sinasabi mo? Naaalala mo ba ba yung mga promise natin? Oo, naaalala ko. Pero iniwan mo pa rin ako, di ba? Hindi kita iniwan. Nandito lang ako. Alam mo naman, di ba, kung bakit ako ng ibang bansa? Pinag-usapan natin lahat. Mahirap man sa akin, gusto kong layuan na ako ni Jonah. Ayaw kong maging pabigat sa kanya. Mahihirapan lang din siya. Hanggang sa makalabas na ako ng ospital. Matagal na noong hindi nagpaparamdam si Jonah. Siguro nga, nagsawa na rin siya. Nakahanap na rin siguro siya ng iba. Rodel! Rodel, anak! Pasok na, eh. Rodel, dumating na pala si Jonah. Wala na akong pakialam dyan, Nay. Hindi na ako interesado kay Jonah. Rodel, hanggang ngayon ba naman ganyan ka pa rin? Alam ko namang masaya na rin siya ngayon. Sa tagal na naming hindi nagkita, halos 10 taon na. Siguro naman nakahanap na siya ng bago. Gustong gusto kang makita ni Jonah, Rodel. Nay, di ba sabi ko nga, ayoko na siyang makita at marinig na bukang bibig niyo. Tama na. Ito sobre, pinabibigay niya pala sa'yo. Sulat? Hindi ko na kailangan yan, Nay. Invitation yan sa kasal ni Jonah, Rodel. Rodel, will you marry me? Wala akong paki kung ganyan ka na. Tanggap ko lahat kung sino ka. Kahit anong mangyari, di ba? Remember our promises? Papa Dudut, hindi po ako pumayag sa proposal ni Jonah. Di, biro lang pumayag po siya, mga kabarangay. Yan po ang ending ng ating radio nobela. Napakaganda, di ba? I'm sure marami sa inyo mga affected at saka mga kinilig. Alam niyo, meron akong note dito, mga kapuso. No? Sabi dito, how to save your heart. Unang-una, should never expect, never demand, and never assume. Tandaan niyo yan, ha? Pangalawa, don't get affected, don't get jealous, and paranoid. Pangatlo, know your limits, know where you stand, and know your role daw sa buhay. And just go with the flow and be happy. Yan ang pinaka-importante, be happy. Hanapin ninyo yung kaligayahan ng buhay ninyo. Siyempre, yung kasama, yung taong minamahal mo. Diba? Kung ano man ang dahilan nyo ng kanyang pag-abroad, pwedeng dahil financially, kailangan niyang tumulong kay Rodel. Or dahil kailangan niyang meron siyang napirmahang kontrata, madidemanda siya, kaya kailangan niyang umalis. Pero nagbalik siya sa taong magpapaligaya sa kanya, diba? Alam niyo, itong si Rodel parang nagtampo lang siya, no? Isang paraan ng pagsasabi na lambingin mo ako dahil naging NRT ako. Diba? Sa mga kapuso natin ang mga apektado sa ating kwento, alam ko marami sa inyo ang mga kinurot ang puso, mga kinilig, nangilig, at muntik nang himatayin. Yan ang nadadala ng pagmamahal sa ating buhay.
Yes, 97.1 number 1 sa tugstugan at tawanan ng mga kapuso po natin sa Barangay Culiat sa Quezon City. Nagbabalik po si Papa Dudut sa programang Radyo Nobela, mga kapuso. Ano? Yung ating kwento kanina ay galing po kay Rodel at kay Jonah. Si Rodel, mga kapuso, ano, sa hindi naasahang pangyayari ay na-aksidente dahilan para maputulan ang kanyang paa. Alam mo, may kilala akong ganyan, na-aksidente rin. Galit na galit nung nagising. Oo, bali, maraming sugat siya Hindi siya naputulan ng paa. Nagkasugat-sugat lang siya. Bago ko ikwento tong si Rodel at saka si Jonah, ano, sabi niya, ano ba naman yan? May mga tinahin na nga kayo sa akin, di niyo pa sinabay yung tuli. Ay, nakabuhay. Naalala ko lang. Uy, sa mga estudyante ha, dapat nung bakasyon sinabay niyo na yan. Di ba ganun yun? Dapat bakasyon ginagawa. Eh, pasok ka na. Paano ba naman yan? Eh, hindi ka pa rin nakapagpa-schedule. Yung pa rin ang tukso sa'yo ng mga kaklase mo. Anyways, back to our regular show. Yun nga po, no, si Rodel, malungkot ang nangyaring ito sa kanya. Pero, nagbalik si Jonah. Yun ang importante. At si Jonah na nagsabi na magpakasal tayo kasi mahal na mahal kita. Diba? Sabi rito, kahit gaano karaming soft drinks ang inumin ko, hindi ko pa rin makukuha ang tunay na happiness kung wala ka sa tabi ko. Diba? Tama nga naman, ano, sa mga sweet na sweet dyan, mga kabarangay. Ang pagmamahal talaga importante, kasama mo yung taong magpapaligaya sa'yo. Diba? Kahit na anong yaman mo, totoo yan, ang daming mayaman naghihiwalay. Ang dami-daming maraming pera pero nagkakagulo ang love life nila kasi hindi sila masaya sa mga taong kasama nila. Siguro pinakasalan nila kasi mayaman lang. Pero ito, mga kabarangay, kahit na walang paa, na-aksidente na, nagbalik siya from London, mas pinili niyang bumalik sa Pilipinas para makasama niya yung taong mamahalin niya, di ba? Anyways, ito po yung mga reaksyon ng mga kabarangay natin, ano, na apektadong-apektado. Siguro yung iba sa inyo baka umiyak pa, naalala yung mga nangyari sa buhay nila, ganyan. Paminsan-minsan masaya din, ano, kapag mabilis ang internet natin. Relate kayo sa ganun, relate kayo. Di ba? Maraming ganyan ano. Yung may mga importante kang babasahin, hindi mabuksan-buksan. Eto na. Ayan, good morning po sa lahat ng mga ano ha, mga nakikinig sa atin. Kung kayo po may time o wala kayong time, bigyan nyo kami ng time. Hanapin po ang Facebook account ng Barangay LS, BLS971 at yahoo.com. Ganoon din ang Facebook account ni Papa Dudut, PAPADUDUT. Bukas walang pasok. O, diba? Dahil meron tayong sineselebrate si Bell Resurrection. Oh my God, kilig much naman ako sa story ngayon, Papa Dudut. Yan ang tunay na pag-ibig. Magkakalayo man kayo ng ilang taon na aksidente man si Rodel, andyan pa rin si Jonah para si Rodel. Hindi kanya iniwan at ikaw pa rin ang mahal niya at binabalikan para pakasalan. Hi daw sa mga Dudutlicio, si Ralph Nick at Mama Angel Lozada Cruz, Adriano's Angel, Raquel Cruz. Ayan, happy birthday sa mga dako pamangkin na si Melanie Adriano Hanoras. I love you so much. Ayan, si Ate Leti, nakikinig po ngayon ng Radyo Nobela. Si Rose Marie Espinar, masasabi ko lang tama kayo kasi maraming naasa sa panahon ngayon. Pero hindi masamang magtiwala, lalo at alam mong totoo. At kung talagang mahal mo, handa mong bitawa ng lahat. Oo, correct. Kasi ito, maganda yung career niya sa London. Pero mas pinili niyang bumalik dito para sa taong mahal niya, para magpakasal. Diba? Yun. Kinikilig ako, nakakayak naman yung kwento. Sabi ni Kat Sudla, pinatulan ni girl ang wagas niyang pagmamahal kay boy. Trust is the most important thing in the relationship daw, sabi ni Jekka. Oo, hindi kita iiwanan ang pinakagasgas na kasinungalingan, mga kabarangay, ng mga taong hindi ka naman talaga mahal. Totoo yan. Pero kung mahal ka niya, mahal na mahal ka talaga niya, hindi ka niya iiwanan. Diba? Masamang umasa pero hindi masamang magtiwala. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. No? Nagtiwala siya. Dapat yun ang ginawa mo sa umpisa pa lang. Nagtiwala ka na kaagad. Diba? Sa taong alam mong mamahalin ka at babalikan ka, mga kapuso. It's a rainy Webes, mga kabarangay. Pero kahit na maulan, tuloy po tayo sa pagpapasikat, mga kabarangay. Dahil susunod na ang sikat sa barangay. Mama Bel, maulan pa rin ba?
Actually, nagdi-drizzle na lang siya, Papa Duder. I like the drizzle thing, ha? Just drizzling na lang. Kanina kasi, lumabas ako ng saglit kasi may lalabas ng... Narinig ko nga kanina yung sinabi mo, yun yung time na ang lakas-lakas ng ulan. Yun na nga, nagulat ako. Ngayon, sabi ko, wala akong dalang payong. Kailangan ko na talaga lumabas kasi may mga commercials akong baka matapos na. Oo. So, sinugod ko si ulan. Sabi ko nga sa mga OJTs natin, ano ba naman yan? Nung mga panahon 20 years old ako, kapag nabasa ako ng ulan, wala akong nararamdaman. Pero ngayon, parang sumisinat-sinat ako. Isa lang ibig sabihin yan, Papa Dudut. Ibig sabihin, kailangan ko ng vitamins. Kailangan mo ng endorsement dito. Kailangan natin ng endorsement na vitamins po pwede, no? Ano ang ibig sabihin nun? Grabe. Ikaw ba ganun ka din? Yung kapag maambunan lang, mausukan? O ako lang talaga? Ikaw... minsan. Kasi pag, minsan kasi yung talagang, hindi ano ka na, sakitin eh. Naalala ko, isang beses ka lang na ospital eh. Hindi pa ka na ospital yun, Papa Dudut, check up lang. Oo, dahil nga, sa no? acid ko. Oo nga, hindi nga pala ito sakitin. Sobrang acidic ako eh. Siguro maganda din yun, pag acidic ka. Sabi nga nila, di ba? Sabi nila, ganun daw. Hindi ko alam din eh, hindi ko alam. Hindi ka nga nilalagnat eh. Parang never kita nabalitaan na umabsent. Oh, hindi. Pumapasok ka kahit may lagnat ka kasi. Oo, nandito pa rin ako. Kaya ako parang, totoo, promise, kahit hawakan mo yung liig ko, parang ang init-init. Yan. Kaya huwag kayong magpapaulan. Alam nyo na kapag umiedad kayo ng mga 30, hindi kasi 30-ish. Sabi nila, mas nakakaano daw yung, ano, yung napaulan ka lang. Dapat ituloy mo nang iligo, sabi Ayun. Nila. Ganun kasi daw. Hindi ako naligo kanina umaga. Kaya pala, mapadudod. Kaya pala. Hindi, maliligo ulit ako mamaya. Okay. Ganun pala yun. So, dapat gawin mo. Sana ginawa mo na yun. Tapos basang-basa ka nang dumating dito, di ba? Ayun nga eh. Pagpasok ko, aircon pa. So medyo, alam mo na. Oh, yun. Ay, naku. Parang sisipunin. Anyways, anong sikat natin? Ano yan? Pasikat nyo na mga kabarangay. Ano man ang pasikat nyo ngayong tag-ulan, kabarangay. Tatanggapin ko yan sa ating Facebook page. That's facebook.com/mamobilemanila or sa aming page, Barangay LS971. Ipasikat na ng lahat yan, mga kabarangay. Correct. Solo flight ako, mga kabarangay, ngayon. Kaya may time tayong mag-Facebook naman. Tayong dalawa lang, kabarangay. Aba, talaga nang masosolo niyong isa't isa, mga kabarangay. Ano? Ako po'y papaalam na ano, at sa lahat ng mga iniwan, mga umasa, hindi naman talaga masamang umasa, ano? Nababalikan ka. Basta manalig ka lang at maniwala sa taong nagmamahal sa'yo. Piling ko mas okay yung hindi ka mag-expect. Sa bagay, pwede. Ano? Lalo na kung yung taong yun ay hindi ka expect. Masasurprise ka na lang. Masasurprise ka na lang na hindi ka pala babalikan. Pero sa mga, ayun, naniniwala sa mga taong minamahal nila, pwede. Pero kung hindi kayo masyadong, alam mo yan, 100% na sure sa kanya, eh tama ka. Huwag din masyadong nagbubuhos ng umaasa ka sa kanya, di ba? Maraming salamat. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat sa mga nag-like ng Facebook ni Papa Dudut at mga nag-follow na mga kung anek-anek dyan sa mga comments natin. Maraming salamat. Tugstugan ng tawanan. Tuloy-tuloy lang. Dito po yan sa inyong paboritong tinututukan ng inyong barangay LS 97.1. Tugstugan na!